that one of you shall betray me. And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. The Son of Man goeth, as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Okay na po yan. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. As we study this, kayo pong umilo sa amin. Patuluan niyo po, Lord, kami mga katotohanan niyo, Lord, na minsan ay hindi maunawaan. Kung lang pagkilos niyo, Lord, we pray na kayo pong malalati sa mga niyo, Lord, kami sa aming pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po tayo. Good evening po. Okay, so may excited na, no? Exciting. Lagi ako nagkakamali dun. Ito na po yung climax na. Tapos tayo sa end times, sa 24, 25. Medyo may paglilinaw sa end times, parables. And then sa Matthew 26, nag-upisa tayo last week na yung ano to? Yung alabaster's box, di ba? So yung testimony ni Mary Magdalene, which is sinabi diyan na isa sa mga dakilang kwento ng Bible, no? Na kung saan ang itong isang character na to ay nag-offer sa Panginoon, at ang kanyang testimony, sabi diyan ay makakarating sa lahat ng dako kung saan man may preach ang gospel. So napagandang kwento. Story of offering, okay? Of love, and may forgiveness din. Okay. So ngayon naman, ay dito na tayo sa medyo malungkot. Okay, pero ito ay reality ng buhay. Sa buhay, meron laging kalaban. Actually, naalala nyo nga, di ba? Two-thirds of the Bible actually is negative. Ibig sabihin, we deal with sin, we deal with betrayal, we deal with rebuke, correction, okay, muna yung mali, even curse, marami yan eh, kaparusahan, okay. Then yung other one-third, parang ano, yun yung mga pangako, mga positive, okay. So dito na naman tayo sa medyo negative, pero may matututunan tayo, okay, pag binag-aaral yung negative. Ito yung negative na tao, isa sa mga pinaka-negative. Laging, yan lagi yung example eh. Pag sinabi, labat ng tao, anak ng Diyos. Oo, si Judas. Ay, napaisip na yung tao. Kasi alam natin yung Judas, yung pangalang Judas, ay sinanumus yan sa demonyo minsan, di ba? Anak siya ng demonyo eh. Saka betrayer, okay? Sinungaling, okay? So, huwag yung papangalanan yung anak ng Judas. Okay, yung tatawagin yung Uy, Judas! Okay. Unless talagang yun nga, betrayer yan eh. No? Anyway, actually po yung Judas, Judy, isa lang yan eh. So, pinaghiwalay lang daw sa atin para ma-distinguish. Okay? Anyway, sasabi dyan, then one of the 12 called Judas Iscariot went unto the chief priest. So, ito ay pagkatapos ng actually, ng Last Supper. Diba? So naki-feast, naki-pista pa siya, nakikikain pa siya. So yung narrative sa Matthew medyo mabilis, no? Hindi katulad sa John, naalala nyo. Inisa-isa pa yung panalangin niya, yung sinasabi niya sa mga disipulo niya, no? John 15, 16, 17. Pero dito ay mabilis lang, hindi na yung tinukoy, pero ayan na. So actually, sorry, hindi ko pala to, no? Mag-conspire pa lang pala siya dito. Okay. So, siya ay pumunta, si Judas, sa mga chief priests. So, anong lesson doon? Lesson agad yan eh. So, alam nyo ba na kung ang tao ay gumagawa ng masama, at madalas, especially yung ganito kasama. So, ang pinakamasamang bagay na nangyayari sa community natin, alam nyo kung saan?
Hindi yan sa mga maliliit na neighborhood. Okay, meron din mga kasalanan dyan. Inuman, suntukan. Pero ano ba yung pinakamasamang nangyayari sa lipunan natin sa mga matataas na posisyon? Kasi matindi yan. Kunwari, ako, nagnakaw ako. Kunwari, politiko ako. Sabagay nakaw ako. Tapos, nanakawin ko, milyon. Tapos, kaba ng bayan yun. Pinagkatiwala. Tapos, nanakawin mo. Hindi, basta nakaw lang yung parang nagnakaw ko sa grocery. Di ba? Bukod sa malaking halaga, tiwala yan eh. Ng tao, ang dami nawalan. Eh, buti man lang kung, di ba, kung kinikita rin natin ng ano, ibang tao, tingnan mo yung buhay, eh, magbabayad pa ng tax. Di ba? Di ba, Brother Jake, maganda yung kwento ng buhay nito eh. Sabi ng nanay niya sa kanya, siya daw yung breadwinner eh. Ang tuwa sa kanya ng birthday sa binatay sa Facebook. Tuwa naman ako doon kasi hindi ko rin nakita yun eh, kaso may nagtag sa akin eh. Si Jan, okay. So, alam nyo, yeah, si Brother James, nagkukwento rin kami kanina. Medyo naiyak ako eh. Kasi siya yung lumaki sa neighborhood na binabaha, ganyan-ganyan. Nilalakad niya lang yung school. So, si Daddy rin, may mga kwento rin to dati. Bata daw sila. Kaya inokonsensya kami eh. Eh, nakapag-abroad siya nun. So, meron kami kahit pa ng bahay. Yan ang kwento ni Daddy doon. Ako, hindi ako pinag-aral eh. Ayan. Hindi na siya pinagtapos daw kasi wala na silang pera. Ano siya ba yun? Mga bata. So, mga panad yung mga bata natin dito kasi nga yung magulang yung nagsikap. Okay? Eh, ba't ako napunta doon? Yan nga, kasi ang mga maganda yung ganyan no, sa Bible, si Jesus mismo ay pinanganak sa middle class. Yun ang pinakamaganda kasi yung magmahirap ka naman masyado, parang ano naman, may curse naman, di ba? Pero maganda no, pwede kang umangat. Pero pag nasa mataas na pwesto ka ng lipunan, mayayaman, okay? Kami dyan, mayayabang na, nako. Kala mo, dyan yung pagbibigyan ka? Ay, mayayaman naman to, pagbibigyan ako nito. Ayun pa yung ano eh, yung mga doktor na nahiningil lang wala ka naman sakit. Ha, mga politiko na wala ka na nga, huhututang ka pa. Ha? So makikita natin dito, sinong kakontsaba ng Judas? Okay, hindi lang sa gobyerno. Eh sa panahon ng Panginoon, Panginoong Jesus, nung ano nila, well, na under rule na sila ng Roman, pero still, may political power itong mga chief priests. Okay? And then, makikita natin dyan na mga religious leader pa. So, magugulat ba kayo? Ngayon, Baptist tayo, Baptist church. Hindi kayo nagugulat. Siguro si Brother Jake, magugulat to minsan sa akin. Sabi niya, sobra ka naman magsalita. Bible study lang eh. Pero pag umaki ka sa Baptist, hindi ka magugulat doon. Bakit? Kasi ang Panginoon mismo, ganun, ini-expose yung kasalanan. Sa mataas na lipunan, hindi tayo, ano dyan, hindi natin piniplish yung mga taong yan. Kasi nga, sabi ni Paul, di ba? Woe unto me if I preach not the gospel. Pagkatotohanan ng piniplish mo, sabi rin doon, yea, and he that shall leave God, they shall suffer persecution. So, lagi yun. Hindi pwedeng, pag talagang Bible ang tinuturo mo, hindi pwedeng hindi ka persecute kasi nga galit nga tao dito kaya mga siya winawarning yan eh. Wala naman time sa buhay natin sa kahit sa history na revive kahit isang bansa, kahit yung US, ang dami rin kasalanan sa kanila. May mga pinopoint yung mga isa din mga nag-share yung mga friends natin sa US. Oh, America is a godly nation. Ibang bihira pag inalam mo talaga yung behind that, hindi rin eh. Minsan nagtatagumpay lang minsan yung kabutihan dahil may mga tao na righteous, marami. Pero within the lipunan nila, even sa founding ng ano nila, puro kasalanan din yan. Puro kagahamanan yan. Okay? Kaya ginahin nila yung mga Romano, dyan sila hanga eh. Kaya puro ano din, mga idol din yung Washington. Okay, ganyan po yan. So ngayon, anong lesson niya? So huwag kayong magnais na kung sakali man, nabigyan tayo ng pagkakataon maglingkod sa ganyan, napakalabo na, ewan ko, lalo sa akin. Pag ganitong klasikang Kristiyano, fundamentalist ka, Baptist ka, napakalabo, hindi ko nakikita ang maglilingkod ka sa gobyerno. No? Kaya hindi ako believe dyan sa mga yan eh. Dahil di na nakikita ko sa Bible. Okay?
And then, sabi, and said unto them, okay, so sino nagpaumpisa? So, sa palagay nyo, sinong mas Judas dito? Si Judas o yung mga chief priest? Sige nga. Chief priest, di ba? Bakit? Sila yung nagbayad. Sila yung nilapitan ng Judas, di ba? Tandaan nyo yan. Kahit sa mga politika, di ba, may mga ini-expose si Duterte. Sino may witness? Ay, naku. Sinetap na rin yan. Eh dahil yung isa, loko-loko rin yun. Yung sabihin, hindi ko maintindihan yung ibang pasto, parang ano eh, ulang na lang, eh, siyambayin si Duterte. Pagkatapos kunwari preachan, biglang pinuri. Hindi mo alam kung bubulag-bulagan o ano eh, bulag talaga eh. No? Hindi tayo ganun, okay? So yung mga yan, kasi nga, what's at stake pag ikaw ay nasa mataas na posisyon, eh malaki. Tiwala ng tao, malaking pera, posisyon, kapangyarihan, no? Yung desisyon nila naapekto sa maraming tao at minsan sa mahabang panahon. Kaya diyan talaga nag-duel ang kasamaan. Okay, tandaan natin 'yan, huwag tayong magulat. O minsan okay nga sa baptism pero minsan ano pa rin eh. Ano kayong sabihin ng mga ganyan? Siguro feeling yung mga tao mo, negative naman masyado. Eh, yun yung totoo eh. What about siya member? Hindi ko naman sinasabi anong gagawin natin, di ba? Mag-ano tayo lagi, reklama doon. Hindi tayo ganun. Inaalam lang natin, pero dahil in-instruct tayo sa Bible ngayon, mas matindi ka pa sa masunurin. Dapat. Ginagawa mo yung tama, inaiwasan mo na may masabi sa'yo. Lipunan, siyempre. Yun yung obvious na factor dapat. Pero, kasabay nun, inaaral natin kung ano sinasabi yung salita ng Diyos. Okay, kaya sabi dyan, tama yun, mas masama yung mga chief priest kasi alam ni Judas kung kanina siya lalapit. At alam niya na, matagal niya nang alam na itong mga diba, nakikita natin every time na nagagalit yung Pharisee. Sabi doon, pinagplanuan siya kung paano siya madedestroy. Diba, ilang beses natin magagalit yun. Kaya ngayon, lumapit yung Judas sa mga mas Judas. Okay? At aba, kaya dahil Judas, hindi lang basta-basta, no? May bayaran, no? So, another lesson, ano ngayon? Sabi sa 1 Timothy 6, 9 and 10, sabi doon, "For he that will be rich, fall into a snare." Ha, tingnan natin. "He that will be rich, fall into a snare, into many hurtful lusts." Parang na-mix ko ata. "But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men into destruction and perdition." Nakita niyo ba yung progression? Yung mayaman daw at yung gustong yumaman ay madalas ay hindi, no? Kasi sinabi dyan, talagang sila ay nalalaglag sa temptation and snare. So ano pinagkaiba ng temptation and snare? Siyempre snare, yung medyo physical na makikita mo, trap. Pero yung temptation, parang, makakalis ako dyan. Pero actually, pag gusto mo yumaman, madalas ay hindi, mapapaano ko dyan. Ay, hindi ako mapapromote. Ay, hindi ako makakabenta. Sanla mo yung kaluluwa mo kay Satanas. Totoo. Mga politiko na yan. Okay, and hurtful lust. Sabi niya, which drone? Ano yung drone? Parang nilalapit o hinahatak ang mga tao sa ano yung distraction? Kasiraan or kapahamakan at yung perdition po, mabigat yan. Pag sinabing perdition, si Judas ay sinawag na the man of the son of perdition. So anak ng demonyo to. Okay? Kaya sabi dyan, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have earned from the faith." Okay, mga Kristiyano to. Okay, at yung iba hindi pa Kristiyano, kaya hindi sila maging Kristiyanong totoo, hindi maligtas. Kasi nga, pera. Hinahatak sila doon, hindi sila maligtas. Okay? At yung even yung mga naligtas, pwede pa rin yun eh. No? Kahit ligtas ka, magiging masalimutan man yung buhay mo. Kasi, dadaling ka niyan sa, sabi niyan, earned from the faith, nagkamali ka na. So, pwedeng ligtas, pwedeng hindi rin. At sabi diyan ay, "Pierce themselves through with many souls." Ang ganda ng description ng Bible eh. Na-imagine nyo ba yung sarili nyo na pinutusok kayo ng ng maraming, kung ano man yan. Buti kung panusok lang na, paano kung mga sibat.
sakit nun habang namamatay ka. Kamamatayan mo na yung kasalanan. So, balik tayo. So, yan po yung kwento talaga dyan. Pera-pera. Mag-ingat yan dyan, mga bata. Ngayon pa lang, sabihin mo, yung mga bata, hindi pa naman mahilig sa pera yan eh. Yung sabi sa'yo. No, dyan nag-uumpisa yan. Kaya ito, hindi namin binibilog yan. Yung iba ngayon, gagaling eh. Oh, bata pa! Yan yung mag-ipon! No? Palagay nyo sa mga Kristiyanong ano ba yun? Aral ba yun? Ang titiwala ko ba sa Diyos kung maraming ka ng ipon? Diba? Ito, ang iniipon natin, sabi sa Bible, ano? Lay up your treasures in heaven where neither moth nor rust that corrupt. Neither do thieves break through nor steal. Kasi dito, nanakawin yan kahit pa hindi mo, ay, naka, secured sa banko yan. Ay, yung inflation. Alam mo ba yun? Narinig ba yung inflation? Inanakaw din yan eh. Ayun ang totoo. Saan ang galing inflation na yun? Ewan. Ayun ako dating ganitong halaga. 10 years from now, iba na halaga nun. Anong nangyari? Ninakaw na sa atin. Yung mga yan, moving numbers lang yan. Nagnanakaw yung mga yan. Okay, medyo malalim yun. Pero, yun ang totoo. Kaya sinasabi sa atin ng Bible, like without apology, saan ka mag-iipon ng kayamanan? Anong klaseng kayamanan? Yung totoo, kahit itong mga to, tinuturoan natin, maging masipag lang, pag masipag ka, effective, masipag, tiwala sa Diyos. Yun na yun. Ay, hindi kaya yaman. Kung nag-iipong ka na ang kayamanan sa langit eh. Yun ang totoo, kaya yung mga churches doon, puro, ano, may nag-expose sa CCF eh. Peter Tanchi. Okay. This is discipleship. Nakalimutan ko lang. Ganda yung share ko ngayon. Iba yung discipleship, alam natin, teach all things whatsoever I've commanded. Tinuro ni Jesus. Pero ang tanong, yung mga yan, anong tinuturo? Ano yung, sabi doon, spiritual multiplication. Anong sabihin nun? Spiritual multiplication ka pa dyan. Obviously, parang nililito na lang yung tao. Pero ang ibig sabihin na, siyempre, yun, dumami sila. Yun lang yun. At yun ay actually, yayaman sila. Pero ganyan ang style ng mga ano eh. Pailalim lagi. Pero pag tinignan mo sa Bible, asan yung sa Bible? Wala. Huh? Anyway, nga, nadaanan ko tuloy. Nag-share ka sa Facebook. Ang galing eh. Anyway, kaya tandaan niya yan, ha? Gusto niyo ba maging Judas? Sa trabaho, ang daming Judas. Bakit? Pera, promotion. Alam nila yun eh. Pag ikaw yung nalagay doon, nako. Kahit anong pang gawin ng iba, nako. Diba? Ganun yun eh. Medyo malaki-laki na isa kumpara sa kanila, kaya magpapatay minsan yung mga yan. Puro ka-plastikan, puro pailalim yan. Tapos, nako, ewan ko. Kung sa politika, ganun din sa ano. Pagkaharap mo yung pinakamabait. Nako, kung bihira, mag-ingat ka dyan, sabi sa Bible. Diba? Maganda yung kaibigan mo, sinasabihan ka ng mali yan. Pero yung mga yan, nako po, bihira. Ngayon, kaya ito, ngayon Judas, ha? Ngayon, sabi niya, what you will give me to deliver him unto you? So, alam niya yung gusto ng masama, kasi siya, isa pa siya. Okay, and they, ito yung nabasa kanina, they covenanted. Medyo hindi yung ginagamit. Covenant, alam natin covenant, di ba? So, ginong verb. Ibig sabihin, no, nakipag? Sundo. Okay? Nakipag, oh, gagawin ko to. Gawin nyo ta. Oh, binigyan siya ng pera. So, malaki-laki na rin po yung 30 pieces of silver. Okay, siguro, hindi ko alam kung ilang ano yan. Siguro, mga 2 taong sweldo na ng, ano yan. Hindi ko alam. Okay. And sabi dyan, and from that time, he sought opportunity to betray him. So, kaya pala after na nun, may pera na, na naisip na siguro, kulang pa to, kung binigyan niya yun ako ng ganito, alam ko yung gano'ng agalito kay Jesus, itong mga to, ilang beses silang pinahiya, di ba? Kapansin nyo ba kahit ngayon sa preaching, pag may napahiyang kunwari kung sino man dyan religious leader, galit yan. Okay? Magsisik ng opportunity yan. So, kaya pwede bang huwag na natin gawin yun, medyo itong down natin yung preaching natin. Eh, para naman yung iba na hindi mawarningan. Eh, ang gagaling yung mga yan eh. Kung hindi mo yan dediretsuin, yung mga tao, katulad niya, may attitude na ganyan, ay, huwag mo nang siraan. Kanya-kanya tayo ng ano. Okay, may church sila, may church ka rin.
Hindi po ganun tayo nag-ooperate. Kailangan i-preset yung katotohanan dun sa ganun paraan. Doon lang tayo matututo. Binababoy nila yung church na nagawin natin. Diba? Hindi pwede yun, okay? And then, kaya yan. So, ngayon, mga Kristiyanong, sa palagay nyo, kayo nagtatapat sa Diyos, ay asahan natin na may mga tao dyan na naghahanap ng opportunity na ikaw ay gagawa na ng masama. Okay? Medyo mahirap, pero okay, pati yan ang sinasabi ko kanina, yung sa inyong future, nagtiwala lang kayo sa Diyos, no? Maganda rin yung mag-ipong, kung sobrang dami naman talaga, huwag ka nang gastusin. Pero kung tama-tama lang, kailangan mong gamitin, gamitin mo. Huwag yung ipunin mo, tapos tingin ka ng tingin sa ano, magkano na ba? Mayroon tama, obvious, may dating gano'n, no? Magkano na ba yung ano? Uy! May ginagawa tayo. Lalo yung mga, ano daw, yung mga sa stock market na, alam mo tawag doon? Yung risky, alam mo yan? Sa high risk na high gain. Parang ano eh. Anyway, so mag-ingat tayo dahil may mga naghahanap ng butas sa atin. Okay? Ngayon, ano nangyari? Now, the first day of the Feast of the Unleavened Bread, the disciples came to Jesus, saying unto him, "What will thou that we prepare for thee to eat the Passover?" So, medyo i-address natin itong Passover na to. Kasi yung iba, ngayon, dumadami ngayon yung mga Hebrew roots. Okay? Mga Judaizer. So, isa mga sabihin nila, kala mo naman talaga may alam sa Bible. Sabihin na, "Oh, ito mo, alam niyo ba si Jesus? Hudyo siya? Alam mo ba si Jesus? Keep the Passover?" Ano yung ngayon? Pero gusto nilang palabasin. Dahil siya ay Jew at siya ay nag-keep ng Passover, dapat kayo keep yung Passover daw. Okay? Kahit alam na natin na yun ay done away na. Si Jesus na ang Passover natin. Kung nakakay Kristo ka na, si Kristo nasa kayo, ano gagawin pa sa Passover? So yun ay again na topic natin sa ating Bible quiz, sa ibang preaching. Yan ay picture ng kaligtasan. Si Jesus ang Passover lamb, siya yung pinatay para sa atin, para sa kaligtas natin. Nung in-apply natin ang kanyang dugo sa ating puso, kumpara dun dati na sa doorpost, in-apply yung ano, tayo naligtas, di ba? Dinaanan lang tayo ng Diyos. Hindi tayo ngayon na sa impyerno na, hindi na. Dinaanan na tayo, parang pinalampasan niya tayo. Okay? So, yun lang yun. Mabilis lang. Pero ito ay talaga nangyari dahil later makikita natin yung timing nito. Okay? Sabi dyan, so, tinanong lang siya kung saan sila magpa-Passover. And then, sila ay umasang na sa Jerusalem, di ba? Nakita natin last time yun. Ngayon, "And said, Go into the city to such a man and say unto him, The master saith, My time is at hand. I will keep the Passover at thy house with my disciples." So, ito medyo kakaiba dun sa ibang kwento, pero pareho lang din. Okay, medyo winner lang iba. So, ang makikita na dito, ang mag-jump sa inyo dito is yung, sabi dyan, "My time is at hand." Yung sabihin nun. Diba? So, nung mga unang panahon pa, nung sa ibang chapter, sa Matthew pa lang, yun, paulit-ulit niya sinasabi, "My time is not yet come." Parang may hinihintay siya na tinatimingan niya. Okay? Pero ngayon, talagang malapit na at mga ilang beses na rin, diba? Sa Matthew 24 din, inuwento niya yung mangyayari, he will be betrayed sa ibang chapter. Okay, yun na. So, dito tayo. Magmatay ito eh. So, yun lang yun. So, sila kumain, normal na kain lang. Okay? Pero yun nga, special sa kanila, of course, yung Last Supper. So, nagawa na natin yan. "Disciples did as Jesus had appointed them, and they made ready the Passover. Now, when the even was come, he sat down with the 12." Okay, dyan pa si Judas. Okay? Ang ginawa nila, "As they eat, verily I say to you, that one of you shall betray me." Okay, hindi pa tapos yung ating Judas story. No? So, nag-umpisa siya. Imagine nyo yung taong to, no? Gano'ng kademonyo to. Kasama nila, kaya sabi rin na sa Bible eh, no, makikipagpista pa sa inyo, fellowship yan, pero Judas pala yan. Kaya tayo sa church, ha? Kahit sa church, kaya dapat alam nyo yun, kasi matindi to eh.
sa church, hindi kayo po alang ano, tiwala lahat. Okay? Kaya kahit nung bago ako sa church nun, kaya pag nakikinig ko si Pastor Lito, nagkukwento, nakita ko maingat siya eh. Kahit sa akin nun, hindi agad niya bibigay lahat ng tiwala mo, ng tiwala niya. So, ganun din tayo. Habang tayo nag-fellowship, nagawa tayo dapat natin. Ini-observe natin yung ibang tao kasi baka, yun nga, baka hindi ligtas. So, baka peke yan. So, baka makadamage yan sa church. Doon ang pinakaunang mag-aano talaga yan, yung pastor. Pero kayo din, baka may kailangan malaman yung pastor. Yun ang totoo, kailangan. Nalala niyo yung kwento ni Joseph, di ba? Sinumbong niya yung mga kapatid niya. Positive yun. Eh, ano mong ginagawa ng mga kapatid niya, di ba? Di nagtatabaho. O, siyempre, inaasahan ng tatay niya, nagtatabaho, tapos kung anong kalokong ginagawa. So, positive yun. Kailangan alam yun ng pastor. So, ganun din kayo mga magulang niyo, ha? Ano itong mga to? Kaya, sinasabihan ko yan. Oh, sumbong mo yung kuya mo pag ginagawang masama, eh, siya din, yung kapatid mo. Kasi, minsan, hindi nyo alam gagawin. Kahit kuya ka, alam mo bang gagawin mo kay Stephen, kung na, kay Peter, kung may ginagawa. Hindi mo alam eh, di ba? So, habang ikaw yung kuya nila, magsumbong ka sa tamang authority. So, ganun din sa church. Pag nakita nyo itong kapatid nyo, pag lumalaki na yung church, sa amin nun, dito, may nag-preach yan yung sa likod, nagkukwento ang iba na kinukwento, puro kalokohan na. Ano ang totoo? Yung iba, nakikisabay lang yan sa church-church eh. Iba ang ano niyan, motibo. So, sabi nga nila sa 12 daw, isa dyan, Judas. Hindi naman. Pero, ganun ang church. Minsan, may mga Judas. Actually, lagi yun. Actually. Kaya ang church, habang dumadami yan, may mawawala, may dadagdagan, may mawawala dyan. Hindi yung pwedeng ano, ay, si kapatid! Hindi ka pwedeng ano, tumangan sa tao. Kahit minsan, sabi nga sa inyo, pag si Steve, pag may bakla ito, papalayasin ko ito. Hindi na mangyayari yan, di ba? Kasi, dito yan, gwardyado yan eh. Pag yung bakla lang naman yan, pag sa labas eh. Okay? Okay, ito ngayon, ang napansin nyo, timing na to, actually, alam na ni Jesus eh. Di ba, kung naalala nyo yung, yung pinili pa lang yung 12 disciples, sabi doon, and Judas Iscariot, which also betray him. So, kilala na ni Jesus yun eh, pero may timing siya dyan. Okay, parang ngayon din yung parable of the wheat and the tares. Naalala nyo yun? Uy, good seed, tinanim ng Panginoon, or ng maayos na preacher, bandang huli, ano daw? Yung kalaban, nagtanim din. So, ganun din. Hindi pwede bunutin agad. Bayaan mo silang tumubo sabay. Di ba? So, ganun yung madalas. Ha? Kahit sa church, kahit sa mundo. Bakit di para husga ng Diyos lahat? Para wala nang demonyo dito. Hindi yun ang design niya. Di ba? Bayaan mo lang silang sabay. Magkakaalaman bandang uli. Yung para sa condemnation, mag-isi-isi sila. Okay? Ba't di sila sumamba sa Panginoon? Pero yung mga sumamba sa Panginoon, may pagsubo, marami. Pero matutuwa ka rin naman pag andyan na yung rewarding time. Okay? Kaya sinasabi nito, dineclare niya na isa sa inyo, Judas. Sino yun? So ito yung maganda dito. Pansin ninyo. And they were exceedingly sorrowful. Okay, malungkot yun. So nagtitiwala kasi sila kay Jesus, no? Ito pang gusto ko sabihin, no? So meron, darating yung time na sa church kasi pag gano'n may kinailangan ra, disiplinahin. Nangyayari yun eh. Ginagawa ng iba, kaya sa amin dati, sa halip na madisiplina yung tao, kasi ligtas naman eh, church member. Kaso, dahil sobrang mahal na nung isa, ng kapatid, dinisiplina nga, sabi, oh, huwag ka muna nga atin. Bawal ka umating, kahit ligtas ka, kahit member ka dito, parang madisiplina ka, no? Mamiss mo yung church. Kasi may ginawa ang kalokohan, di ka muna atin. Ganun. Bawal ka muna ng kapatid. Eh yung iba, mahal na mahal yung kapatid, ginawa, binisita, ginawa. Kaya nga, dinisiplina eh, bakit mo? Okay? So malungkot yun, pero reality yun. Pagkatiwala mo sa pastor, alam niya yun, mas alam niya sa'yo at mas concerned siya. Hindi siya, eh hindi concerned siya, mas sa kapatid. Sama naman. Palagay mo, gagawin ng pastor yun eh, mas mahalaga nga sa kanya yan eh. Lagi niya nga pinag-pray, pinadinidil niya, tapos mas magaling ka pa. So,
So, pero, yun ang reality. Yun ang gusto ko sabihin. Darating yan at magtiwala tayo sa leading ng Panginoon. Nalala ko din yung sa sinabi natin sa Matthew, di ba? Sabi doon, what whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. So, may kapangyarihan yung church na nag-condemn. Okay? Magdisiplina. Okay? So, I believe pag nadisiplina ka at hindi ka bumalik, hindi ka nagpakumbaba, hindi ka nag-ano, may curse na associated dun. So, ingatan natin yan. Okay? Huwag natin pangarapin ako. Hindi ako susunod dyan. Magaling ako eh. May mga ganun loko-loko minsan na ano. Ito yung gusto ko pa sabihin dito. Sabi dito, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Ano yung napansin nyo doon? Guilty sila. Guilty sila, pero hindi nila alam kung sino yung Judas. Okay, kaya ngayon, balik tayo sa kanina, no? Huwag kayo masyadong magitiwala sa mga katabi nyo. Tingnan nyo ang katabi nyo. Eh, kapatid ko to eh. Hindi, yun ang totoo. Yun ang sinasabi dito. Hindi ka pwedeng makasigurado minsan. Minsan, ang daling magpanggap eh. Especially sa church talaga, pag totoong church yan, gustong sirain niya na sa manas. Kaya minsan, may magtatanim niyang ano dyan. So, huwag sana kayong papayag na sirain ng church kayo yung gagamitin. Gusto mo ba yun? May sira yung church dahil sa bahay, hindi may sira ang church. Pero, posibleng masaktan ang gawain niya, nasabi ni pastor, yun ang term. No? Tulad no, pag ano ba yung mga nakakasakit sa gawain? May nakakasakit sa gawain. Kasalanan, di ba? Maaga nag-aasawa. Ano pa? Ayan. Alam nyo na, yung mga kasalanan. Adultery, fornication. Ang lungkot niyan. Bisyo. Mababaw pa yan. Pero pwede rin. Imagine nyo, fish na fish dito sa against alak. Tapos may umiinom pala sekreto dyan. Pagnanakaw, di ba? Sa church pa, no? Nakaawan mo pa yung church. Nakita mo na ba yung bag mo, Nay? Nakita ko na yung bag mo, ah. Anong bag mo? Yung bag mo na wala. Andyan na, di ba? Wala na. Okay. Wala mo gana ako dito, ha? Ah, saan ka kita? Doon pa rin. Okay. Pero ingatan nyo yung gamit nyo. Yan yung sabi ko rin. Ay, ako na sa church na yan. Nanakaw pala dyan, eh. Kahit nga, saan ka pumunta, eh? Kahit sa ano, sabihin nila. Ano sabi doon? Management is not. Di ba? Kasi nga, paano malalaman mo ba yun? Kasalanan ba ng management? Nagpabaya ka? Lalo yung mga babae sa amin, ganun eh. Cellphone, iPhone nila iiwanan. Kasi mga babae, wala man lang ano. Okay, mga lalaki, kahit paano, kahit ano, sok-sok dyan eh. Okay, so hindi nila, hindi niya na ano, hindi niya na-detect, ibig sabihin, isa yan sa mga, ngayon, huwag ka namang ghostbuster, ha? Huwag ka namang ano. Lagi kang pinagdududaan lahat. Uy! Go! Ganyan ko, ha? Yung iba naman, pag puro gano'n, ano nangyari naman ito? Nakakatisod ka rin, okay? Bayaan mo yung pasto, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung napansin nyo isang kapatid, ganyan, ito si ano, ganyan niya. Sa pasto mo sabihin, wag dun sa iba. Kasi si pasto, alam niya yung gagawin niya dyan, balance na yan, pinaggandaan niya na yan eh. Siya nakakita sa inyo. Alam niya kung paano kayo tumingin. Diba? Napansin nyo ba yun? Pag may tinitira ako dito, tingin ako bigla sa inyo. Basa niyo, register mo yun. Okay, so sumbong. Okay, lang magsumbong. Sa tamang tao, okay? So, yeah, nakita yung easy time. Pero maganda yun, sila ay Lord, easy time. So, ibig sabihin, ready sila ang Lord. Ako ba yun? Baka ako yun. Maganda rin attitude yun. Huwag lang OA din. Okay? At pansinin nyo, si Judas, sinabi niya rin yun. Ganun katindi, no? So, sana walang maging Judas sa atin. Ito yung pagtataka mo rin sa Panginoon. Ba't di nila yung sabihin, di ba? Ito ang Judas. Ah! Ama si Sabay. Kung tinuro niya, gulpi na yun. Bakit hindi? Kasi sa mga inaano ko rin dati. Ganun pa rin, yung kwento natin kanina. Parang wheat, of the wheat and the tares.
So, Panginoon, siguro, niisip ko dito, parang posible pa magbago to. Or, parang natakil din natin sa Lord's Supper, naalala niyo yun, parang talagang makondem siya. Yun ang totoo eh, parang ginawa niya sa mga bakla daw, di ba? So, he gave them over. Binayaan kayo dyan, ano mangyayari sa inyo? Asaya sa inyo, tapos ano mangyayari? Parang sabi nga nila, parang pataba yung baboy, di ba? Ano yun? Hinahanda ka na sa ano mo, judgment mo. So, ganun kasi yung Diyos eh, kaya nakakatakot siya eh. Kaya minsan di ka pwede sabihin, may ginagawa akong mali, hindi niya alam. Hindi alam na ibang tao. So, hindi ganun ang Diyos, kaya nakakatakot siya pag siya gumating. Ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon each time. Pag mga ganitong pagkakataon, ako mismo, di ba? Kayo, nakikinig nyo to. May chance kayo magbago, itama yung sarili nyo. Natin. Amen? So, obviously, hindi na natuto si yan, no? Well, obviously, yun talaga, kung ano yung judgment ng Diyos sa kanya, talagang deserve niya yun. Ito yung paulit-ulit na isip, ay, alam mo, ikaw nga yun eh. Buti, hindi siya ginanaw yun. Pero yun nga, kasi, yun nga, hindi ko alam eh. Siguro, yun. Yung tinuturo sa atin ng Panginoon, mag-iingat kayo. At ako, meron akong sariling timing. May sarili akong diskarte, hindi mo alam yun. Maging maingat ka. Minsan, kahit pwede niya na-expose, hindi niya pa ina-expose. Diba? Siguro, dahil para mag-pay attention nga tayo, no? Arali natin itong Bible. Ganun pala yun. Kahit yung mismong Old Testament times pa eh. Diba? Ba't di nalang hunusgaan lahat? Diba? Hindi. Hinayaan niya silang mabuhay yung sarili nila. Yung iba, syempre, yung iba pinapatay para mag-point din ng lesson. Yung iba, diba? Pero hindi lahat. Diba? Meron siyang ginagawa. Yun lang yung sabi ko sa inyo. Laging i-watch nyo si God. Okay? The Lord. Tingnan nyo yung mga judgment niya. Huwag nyo siyang gawing laro. Lalo yung mga bata. Sana habang punto kayo dito, naiintindihan nyo, ganun pala ang Diyos. Ganun siya. Okay? Ganun judgment niya. Okay? Kaya sinabi dito, medyo binigyan niya ng clue. Okay? So, parang tayo din ngayon, pag nag-iptis tayong ganito, again, hindi ko kayo usgahan ng ano, kasi nga, may mga pag-asa pa kayo, di ba? Yung mga repo, ba, hindi na welcome dito. Pag nakita natin, kitang-kita, okay? Hindi natin mapatuloy. Pero yung mga may pag-asa pa, okay, so, binigyan niya ng clue, sabi dito, siya nga, he that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. So, sa ibang sa dyan ata yun, sabi doon nung sausaw ko at parang when I give the sap, parang ganun. So, yung sa mga pelikula, pinortray yun na pag sausaw niya, binigay niya kay Judas, di ba? Doon sa dyan ata yun eh. Okay, and when he give dipped the sap, he gave it to Judas. Okay? So, yung palang ay clue na, kung nakikinig talaga yung mga disipulo, so, ano lesson na naman doon? Minsan tayo, nakikinig tayo, pero dahil, ewan ko, siguro, yung iba, lumulutang yung utak natin. Okay, nag-zone out tayo. Kahit nandiyan ka, ano kayo ba iniisip? Yung iba, nautulog. Ay, ganun, andito, pero tulog. Diba, yung iba dito, andito, pero iba iniisip. Ano yung pagkain mamaya? Ayun, madalas eh. O kaya, diba? Kaya pag may kasalanan na pinupoy, si ano yun. Ganyan siya madalas daw sa ano. Okay? Kaya hindi nila natukoy, yung bira si Judas na pala yun. The Son of Man goeth as it is written of him. Ang anong sabihin nun? The Son of Man goeth as it is written of him. So medyo hindi ganun ka ano, no? Pero sinasabi dito sa ibang gospel na naman, yung sabihin nun, ang Son of Man, si Jesus yan, okay? Ibig sabihin nun, mangyayari doon sa anak ng Diyos, anak ng tao, ang nasusulat na sa kanya. Okay? Ibig sabihin lang nun, pinapisay na talagang merong mag-betray. Alam nyo ba yun, yung prophecy? Alimutan ko din, pero parang sa, ano yun, Zechariah. Yung kaibigan niya mag-betray sa kanya. O sa Psalms. Alimutan ko eh. Okay, pero yun nga.
Okay, pero sabi dito, but woe unto that man. Tingnan nyo to, ha. Magandang lesson to, eh. Medyo malalim. Pero sabi nyo dito, ito yung parang katotohanan mo sa Calvinism. Ano ba mangyayari? Diba, tinalaga na ng Diyos yan. Yan ang sinasabi madalas, eh. Hindi mangyayari yan. Wala nang free will. Mangyayari yan. Huwag ka nang mamili. Huwag ka na rin magtapat. Mangyayari ang mangyayari. Kesera-sera. Pero hindi po ganun. Parang ganun na sinasabi dito. Pero again, hindi ganun. Alam nyo yung... Marami ng pelikula about ano, eh. Diba? Time travel. Kasi nga naintindihan ng tao yan. Kunwari, si Stephen ay, kunwari, umalis dito ng ganitong oras. Tapos may biglang dumaan na truck. Ay, labas na ako. Kaso nag-CR muna ako. Kung lumabas pala ako, nabangga ako. Naintindihan natin yung magandang timeline, di ba? Alam natin yun, ay, buti na lang pala. Hindi ako yung si daddy na naalala ko. Buti, umuwi na si daddy na kasi after nung ilang taon ba yun, nagkagera, di ba, sa Kuwait. Ay, kung nag-stay pala ako doon, plano ko pa naman mag-stay doon. Di ba? So, totoo rin yan sa, actually sa Bible, lalo pag ganito kalalim yung mga usapan. Parang sinasabi dito, ano ba, mangyayari ba talaga to o hindi? Pag nag-aralan mo yung Bible, yung prophecy, yung iba doon pwede mangyari, pwede rin hindi. Kaya sa 1 Corinthians 13, mayroong space doon, eh, mayroong room. Na pwedeng hindi mangyari yan, eh kung umari na lang, yung mga Israelites sumunod sa Diyos, sa palagay niyo, mangyayari pa na napali sila doon? Siyempre hindi, yun ang pangako sa kanila, eh. Magtapat kayo, hindi kayo aalisin dyan. Punto pa rin niya yun, okay? So anyway, yung alternative reality ba? Sabi yung timeline. So nangyayari yan. Pero sabi dito, kaya may choice pa rin tayo. Kung si Judas dito ay hindi siya nag-betray, possible na meron ibang mag-betray. Okay? Pero sabi dito, okay, mangyayari at mangyayari yan, mapatay si Jesus, pasang-sangan na. Pero sabi dito, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. So hindi pwede sabihin, bida si Judas, kasi kung walang Judas, walang kalaban, at walang kalaban, hindi mo mapako si Jesus. Yung mga ganong kalokohan, kung yung papakinggan nyo, no? Naintindihan nyo ba? Nasundan nyo ba? Maligaw na kayo. Yung pwede sabihin na, bida si Satan, kasi kung walang Satan, walang masama. Kaya, ay, very good si Nebuchadnezzar, kasi pinatay niya yung mga Israelite. Very good yun. Tapos, justify mo sarili mo. Bakit mo ginagawa yung masama yan? Bakit si Nebuchadnezzar? Ginamit ng Diyos. Sabi sa Nebuchadnezzar, my servant. Servant ako ng Diyos. Pwede mo sabihin yun? Kung may ginagawa kang mali, hindi pa rin. Okay, kaya sinasabi dito, yung turo dito. But woe unto that man, by whom? So kahit ginamit ka ng Diyos sa gusto niyang paggamitan ka, masama pa rin yun. Para sa'yo, okay? Okay, kaya sabi dito, it had not been good for that man, if he had not been born, sana hindi ka na pinanganak. Sama ano, no? Sino yung kilala niyong ganyan sa Bible? Ang dami actually niyan, eh. Si Jeremiah, si Job, sinabi nila, dapat din ako pinanganak, eh. Dahil sa suffering na dinanas nila. Pero ito, hindi ganun. Si Jesus na nagsasabi kay Judas, dapat sa'yo hindi ka na pinanganak. Ibig sabihin, no, saan yun? Sa impyerno yun. Simpleno ka rin, eh. Gagamitin ka ni Satanas. Bakit sana hindi ka na pinanganak? So, isa sa mga pinaka... binating tragic na mangyari sa isang tao. So, buhay na isang tao, nabuhay dito, tapos sa impyerno lang pala. Kaya tayo ay masigari sa soul winning. Amen? Amen. Hindi natin gusto silang mapahamak sa impyerno. Yung aming, natapos na yung aming program na simple lang. Minsan nakakalungkot, eh. Walang mga tao, walang talaga, eh. Walang appeal sa kanila yung Bible, eh. Pero may ibang mga walang kwenta-kwenta. Yung nasinusuportahan, okay? Anyway. So, ayan na, sabi sa inyo, then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? Tindi, no? So, gumagay yung pagpakunwari niya, umabot pa to the point na niloloko niya ang Panginoon, niloloko niya yung sarili niya. Okay, di ba tayo, pag nagisinukalik tayo, pag alam mo na, mga bata especially, medyo takot ka, di ba?
E paano kung preacher ka, tapos sinasabi mo mali na, tapos tuloy ka pa rin? Paano yun? Yun ang matindi. Kayo ba naman? Ganun naman. Mga nanloloko, di ba? Ramdam mo na. Ayoko na sa tabakan to kasi nanloloko ng tao eh. Kasi malaki kita ko. Okay lang. Eh, paulit-ulit siya. Paulit-ulit. So, kaya yan. Maraming mahirap maligtas. Ganyan. Medyo pinaprobe ka na ng Diyos. Mali ang ginagawa mo. Especially pagganap buhay. Mahirap maligtas siya. So, si Judas, ganun na. To that level na. Okay? So, again, yung ating katotohan sa reprobate. Ano yung reprobate? Paano tayo mag-reprobate ng isang tao? Maraming bagay yan. Sabi sa Bible, pag binago mo yung Bible, matindi yun. Okay? Pwedeng, siguro yung preacher din, no? Na puro kasinungaling yung pinipish mo, paulit-ulit. Tapos, parang mali ka. Hindi, tuloy lang. Nakapera ako dito, eh. Pwede yun. Actually, lahat nga ng tao papunta dyan. Kaya nga inuunahan natin, eh. Itong mga batang to, pag tumigas ang puso niya, kahit mga adult, papunta yan doon. Reprobation. Okay? Kaya maunahan dapat yan ang salita ng Diyos. Kung tayo napunta doon. Yan, kasi si Judas, di ba? Is it I? Ano sinabi ng Panginoon? And he said unto him, thou hast said. So again, apas yung Panginoon, gulpi na natin to. Hindi ganun eh. Ginayaan niya lang. So kaya nakakatakot minsan ang pagdumating ang paghusga ng Diyos. Kasi inayaan ka lang niya mag-repent sa sarili mo. Hindi mo ginawa. No, paano na? So yan. Tandaan natin yan. Yung reprobate doctrine, napaka-importante yan. Hindi mo pwedeng ano. Kahit anong mangyari, mahal ako ng Diyos, walang impyerno. Hindi, parang ginawa mo namang laro yung ano niya, judgment niya. Nag-set pa siya ng rules, tapos pwede mong ano yun. Hindi totoo yun. Okay, so may panahon na isang tao ay pwede maging rejected katulad ni Judas dito. And said unto him, thou was said, ikaw na nga yun. Ngayon nangyari, as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it and give it to the disciples. Said, take it, this is my body. Okay, so dito ay hindi pinakita na si Judas ay umalis. No? So actually, itong timing nito sa dyan, kung sinabing ikaw yan, ikaw na nga yun, gawin mo yung gagawin mo, di ba, doon na siya umalis eh. Kaya dito hindi na. So nakakain din si Judas, pero hindi niya natapos yung iba. Okay, sa dyan especially, ang haba na sinabi sa kanila, after nang umalis si dyan, si Judas, doon niya na sinabi yung mga gusto niya sabihin sa mga disciple niya, kasi wala na yung panggulo, di ba? Okay, hindi ko na ito ano yun kasi nadaanan natin to. So, ito yung makikita nyo. Sinelebrate nila yung Last Supper na, yes, actually medyo Passover, Last Supper. Medyo nagganyan yan. Nagsama yan eh. Yung Jewish festival na yan. Dahil isa lang naman ng Diyos, no? So, yung mga Jews, nangyari sa kanila, hindi sila nagtapat. So, ngayon, hindi tayo hindi tayo nag-celebrate ng Passover. Nakikristo na tayo. Pero ang sineselebrate na natin, itong Last Supper, which is, again, eksaktong date yun. Magkaparehong date yun. Gusto mong ano yun. Pero tayo, pwede tayong every, ano, other quarter. So, tingnan natin dito, sabi daw, for, take it, yung bread, sabi daw, bless it and break it and give it to the disciples. Seven. Take it, this is my body. Okay, medyo ano to eh. Shortcut, no? Pero dito sabi agad, binigay agad yung kanyang cup. Ano nalaman ng cup? Alak? Dugo? Physically, wine, di ba? Yan ay hindi alcoholic, okay? Hindi umiinom si Jesus ng alak, okay? Tandaan nyo yan, sabihin sa ibang tao yan, hindi totoo yun. Hindi yan alak, hindi yan nakakalasing, yan ay juice. Sa King James yan ang term. Yung wine is pwedeng juice, okay? So may wine alcoholic sa Bible, may wine na hindi. Okay? So ang pwede sa atin, yung hindi nakakalasing, syempre. Ngayon, bakit daw nila kakainin at inumin yung itong bread and wine na kinukong para sa kanyang katawan at dugo? So for this is my blood in the New Testament, of the New Testament, okay?
tinabanggit yung New Testament. Bakit may New Testament, Old Testament? Ano yung Testament? Okay, parang kasunduan. Covenant. Ang dati, anong covenant sa kanila? Magtapat sila, sila ay magiging nation of priest. Diba? Tsaka syempre, pagpapalayin sila ng Diyos, marami kasi magkakaano eh. Yung iba, nalilito dyan, nagiging dispensation na, tapos sabi pa, kaligtasan dati sila, sumunod. Walang ganon. Okay? Kaya sabi lang dito, kasunduan nila yun. Syempre, sa lupa. Pero kaligtasan, always by faith, by grace through faith, even in the Old Testament times. Okay, so ano ngayon yung kasunduan ngayon? Ngayon, hindi yung kaligtasan lang. Ang maligtas na to eh. So ngayon, ang covenant niya, para pagpalain yung mga tao ngayon, ano, sa church na. Okay? So dito, inaalala lang nila yung pagkamatay at pagkaparusahan ng si Jesus. So habang inaalala daw natin yun, habang ginagawa natin yun, naalala natin siya. So ano yung covenant ng Panginoon ngayon sa atin? Medyo marami, like sa New Testament, syempre, we teach and preach, and then we command, we teach these people, command them to do what the Lord has taught us. Medyo malawak, so to have disciples, yun yung iba, mali yung to make disciples eh. Ano ako dun eh. Talagang binago yung Bible nila. Ibig sabihin, turuan mo. Hindi to make disciple, to disciple. Pwede yun. Pero hindi naka-focus sa disciple kasi parang ganun naman yung ano, leadership, leadership. Halip na mga servants tayo, leader, leader. Okay? Ibang pattern yung mga yan eh. Okay, medyo malalim to. Okay? Bitinin natin, okay? So para next week, i-ano pa natin yung New Testament, ay contrast natin sa Old Testament, ano yung mga applicable ngayon, na hindi na applicable, hindi na applicable dati, na applicable pa rin ngayon, at yung mga hindi na. Ano yung pagkakaiba ng Old Testament sa New Testament, okay? Takay natin next week, amen? Amen. Question? Sige po, medyo na pahaba tayo. Palalim, no? Kasi nasa 26 na tayo, ilang chapter na lang. Tapos na. Dalawa. Next chapter nito, crucifixion na. And then, resurrection na. May question? Question? Sige, go. Question, gusto niyo umuwi? Eh, wala nang battery dito. Sige, let's pray. Paano, maraming salamat sa mga ginawa, Lord, sa amin. Even in this time, Lord, na tinuturuan nyo kami. Ang daming lesson, Panginoon. Every verse, every chapter. But we pray na kayo pong laging gino sa amin. Yung mga malalim na tackle namin, Panginoon. Yung alala namin, dapat nang gawin, di dapat gawin. Kailangan mga aming sundin. At the time na talaga nagkukulang kami sa inyong Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord, at turuan. Makita namin ang ano yung blessing ng mga sumusunod, curse sa mga hindi sumusunod at nagmamalaki. Gaya bang pamasahin nyo, Lord, even yung mga to the point na talagang rebelde na lang sa inyong kalooban. Matakot, Lord, kami na magaya sa kanila, Panginoon, sa kanilang judgment, papataw nyo sa kanila, Panginoon. So we pray na especially kami dito, Lord, as we do your will sa church na ito, Lord, we win souls for you, Lord. Maligtas sila. We do better at it. At ang events namin, nagamitin nyo lang po para maging daloy ng magpapala. But each one, Lord, especially. Every time na kayo po'y nakikinig ng inyong mga salita, sumusunod, Panginoon, kayo po'y binabago nyo. Be better Christians and better soul winners, Panginoon. We pray dito, Lord, kay Jake, Lord, na siya po'y nakalooban niyo, Lord, sa kanya. Yung Sir Alex din po, Lord, na conviction niyo po sila. But kayo po nakakalang kung ano yung saan sila paglalagyan. Okay po nga sa amin din, Panginoon. Mapatuloy kayo. Masalamat at maayos ang attendance namin. Sinapiya, Panginoon. Lalaan niyo rin po, Lord. Mapunta kami doon. Mabisita na siya ng Nanay Ling. Ang mga kamag-anak nila doon, Panginoon. Ang kalooban niyo po, Lord, ng matupad sa kanila, sa aming, Panginoon. Sa aming trabaho, Panginoon. Preserve niyo po, Lord, at may mga pamilya, Panginoon, mga bata, mga kalusugan, kayo po, Lord, maluhati lagi. Dahil kayo po ang aming buhay na, kayo po ang aming paglilingkuran.
Habang kami pray natin ito, kayo pang malalati. In Jesus' name we pray. Amen.